Ayan, syempre. Okay, mga bossing. So, another content, no? Pasensya na natin, hindi tayo masyadong nakakapag-upload ng mga content ngayon everyday. Dahil, meron tayong konting pinag-aabisi-bisihan. So, yung last na content natin, yung Roland na bass amp. So, mga bossing, another addition sa ating mini sound system in which classic to. Classic but powerful. At syempre, no, swerte natin at nakapag-acquire tayo ng ganitong powered, wait up, powered mixer, mga bossing. Yep. Kung makikita nyo yung design niya, very classic, heavy duty build, and syempre, walang ibang brand, kundi Montarbo, mga bossing. Montarbo powered mixer, model 627R. So, amplified siya, powered, ano, with equalizer na. And so, talagang napaka, ano, convenient itong dalhin, kung sa mga easy setup lang. Yung mga bossing. At meron ko yung 10 channels ng input sa kanyang mixing console. And then, may output kayo na. So, ayan yung kanyang yung output na speaker. Okay? So, yung mga minimum ohms na kailangan ay nandiyan din. At parang medyo basa. Ayan, kung ano. So, wala namang masyadong kakaibang feature itong Montarbo powered mixer na to. Maliban dito sa, kung makikita nyo itong dulo, kasi ito yung kanyang yung channels, eh, di ba? Yung hanggang 9 to 10. Meron siyang another channel para sa effects. So, ito yung input niya. Nandiyan din yung mga effects niya. So, yung para sa akin, yung para naging maganda siya tignan. Gusto ko to, yung analog V-meter. Kasi nung college kami, ganyan yung ginawa kong amplifier. Ay, ang dumi ah. Ang dumi. So, anyway, kakaano lang kasi dito kagabi. No, galing to sa isang friend. At ayun na nga, dun sa balak nating maliit na studio na sisimulan or tutuloy din natin yung ating project sa sound system. So, hindi ko pa alam yung exact na wattage nito, pero as dun sa model, as per model, speaks 627. So, siguro ano siya, 300 watts per channel, no? Ang bigat niya, bossing. Ang bigat niya, mga bossing. So, yun nga, makikita nyo. Heavy duty build. Medyo luma na to, siguro, ano to, 80s or 90s. Release ito eh, ng Montarbo. So, ngayon, hindi na siya masyado ano sa market, lalo sa Asian market. Pero pag nag-Europe kayo, US, laging available yan. Okay? So, ayun lang, makikita nyo yung kanyang inputs. Mic in, XLR lang siya. Line. Makikita nyo dyan, mga bossing. Then, extension effects. Send and return. Yung inyong V-meter. At meron kayong 5 bumper channel na equalizer. So, since old school nga, may tape input. At yung inyong extension effects return. Yung inyong titimplahan. Ano po, mga bossing. Sa likod niya, yan, yung kanyang power hookup. Eh, yan yung kanyang tawag dito, hindi naman specification, no? Pero yung kanyang information, more information about electronics. And then yung kanyang power hookup. Then yan, yung kanyang kaligod. Makita nyo medyo open yung babaw para din sa exhaust. Ang gilid niya, kahoy ba? O, kahoy, may handle. Pero napaka ano niya, no? Napaka classic niyang tignan. Na, alam niyo papalag. Alam mo po. So, hindi ko na rin maintay yung ano, yung soundcheck natin dito. At saka, review. So, ano yung gagawin natin, mga bossing, ha? Ano pang gagawin natin? Diba? Stay safe, stay at home, and Ronald, watch out sa soundcheck.